Raquel, ang mga anak mo, kayo na magsabi kung bakit kayo nagkapasa, Joseph. Sige na. Ano nangyari? Ano? Nasabi to kasi si Kuya sa gulo kanina sa trabaho niya. Tinulungan ko lang. Paano? Nalagay lang ako sa gitna ng nag-aaway ng mag-jowa ko. Eh, mga bang sinasabi ko eh. Kaya talaga hindi ako komportable na nagtatrabaho ka na hanggang ganitong oras. Napapaligiran ka pa ng mga lasing. Ayos naman po ako eh. Anak naman, ano bang iba pwedeng pasukan ng trabaho? Eh, hindi yung ganitong nalalapit ka sa gulo. Bakit hindi mo na lang gawin yung matagal ko nang humihingi sa'yo? Bumalik ka sa pag-aaral. Ma naman, alam mo naman na sayang lang matrikula sa akin. Tsaka mas maigi na ito nakakatulong sa inyo sa pamilya ko. Tsaka may oras akong samahan si Lolo sa doktor. Tsaka kuya, paano yung pangarap mo? Hindi ka na nakakasali ng contest. Paano ka madidiscover niyan? Tol, mas sure mo lang kita dito, kapa. Ngayon ko lang narinig sa iyan ako, Ben. Oo nga, tsaka kung kailangan mo ng pera, meron ako naitabi dyan. Tutulungan kita. Hindi, sige. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Joseph. Hindi talaga. Para saan ba kasi ang pera niyan, ha? Kasi ba... para... para kay Papa. Saan? Para sa Papa mo. Di ba may usapan tayo? Nakikipagkita ka ba sa kanya? Na hindi ako kasama, di ba may usapan tayo? Paano natin siya pupuntahan? I-visit kayo. O, ba't hindi dahilan yan, ha? Hinihingan ka ba ng pera na Papa? Ma-relax! Hindi siya humingi ng pera sa akin. Nakita ko lang yung kalagayan niya. Kaya gusto ko siyang tulungan. Yun lang. Wala lang iba. Nakikita mo yon kasi yun yung pinapakita niya sa'yo, anak. Nakinagamit ka ni Arthur. Bakit ba ganyan yung tingin sa kanya? Tatay ko yun. Ano ba nang bigyan ko siya ng gamit? Maliit na bagay lang yun sa halos 20 taon na kami hindi nakita. Diyos ka. Hindi mo siya responsibilidad. Tatay ko siya. Ipagkamatay yun ni Tuwing, napaglaanan yun ang panahon eh. Pero tatay ko ito buhay pa. Ano sinabi mo? Kuya, tama na yan. Bukas na kayo mag-usap ni Mama. Saan ba mauwi yan eh? Te, pa't pag ganyan ang galit sa Papa ko, hindi ko kasalanan kung mas mahal mo yung tatay ni Joseph kaysa sa tatay ko. Yung ba ang tingin mo, anak? Yun ang nararamdaman ko, Ma. Mas minahal mo si Tito Vic kahit naging kapit ka sa kanya. Pero ang tatay ko pinanitinggan din ang tatay ko, pinakasalan ka. Ang dapat magpasalamat ako, Diyos ko! Kung alam mo lang. Saan ba kaya ako malaman ba? Ang hirap sa'yo, Ma. Ang dami mong madailan na hindi ko alam. Tapos asan mo maintindihan ko? Ano naman? Alam ko kung di akong matalino. Pero di akong tanga! Oh, sinubo ka nga kaya imbenta ng tatay mo? Raquel. Eh, kaya oo! Kailangan mo malaman to. Ano? Yun yung dahilan. Sinubo ka nga imbenta ng tatay mo. Sapat na ba yun, Obet? Makinig ka sa akin, ha? Nung sanggol ka, lulun na lulun ang tatay mo sa droga na sinubo ka kanyang ibenta para matustusan niya yung bisyo niya. Yun ang dahilan kung bakit ko siya pinakulong. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ko maging malapit kayong dalawa. Hindi po totoo yan. Mahal ako ni Papa. Ba't yun lang kayo sinasabi po yan? Dahil nga nakita ko kung gaano mo siya kamahal, mas kinoong parang hindi ko pa siya nakikilala. Dahil ikaw, anak, yung anak ko na napakaganda ng disposisyon sa buhay. Malakas ka, anak. Ang pakalakas ko. Kaya ngayon ang dahilan kung bakit kahit anong problema natin, nalalagpasan mo. At ayokong mawala yun. Ayokong mawala yun kapag nalaman mo na yung sarili mo, Ama, ginusto kang mawala. Dapat sinabi niyo pa rin para sa akin yun. Dapat sinabi niyo pa rin. Hindi. Binigyan ko lang pagkakataon niyang ama mo. Hindi ako papayag na gamitin ka niya ng ganito, Obe. Hindi ako papayag. Ngayon, sabihin mo sa akin, masisisi mo ba ako, ha? Kung bakit ginusto ko na hindi kayong dalawa maging malapit? The rainbow will bend in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. Sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at panoorin ng iba pang The Goonsan videos.